wala kang maaaninag halos na. Yan. Yan, ganyan siya. Ganda. Bali po kasi may issue doon sa... So, babalik po kami ngayon para palitan po yung sopa. Bali po kasi yung diniliver namin sopa sa kanila. Ishinel ko po ito sa inyo. Ayoko itago to dahil hindi naman ako... Asan tayo? Okay, so good morning chillers. Andito na kami ngayon sa Santa Cruz, Laguna. Time check po. Alas 8 na po ng umaga. Kakain muna kami dito sa Chena, Goto, and Mami House. Okay, bali, shoutout pala kila ano, Kuya Sam and Ate Olive. Pasensya na kayo, hindi na ako nakapagpasalamat dito sa vlog. Hindi ko na rin naisama sa vlog yung mga binigay nila sa amin na mga tinapay, ang dami. Tapos meron pa palang binigay na dalawang styro na ano, spaghetti. So, pag uwi namin sa bahay, nilantakan yun nila mama tsaka ni, ano, ni Ashley. So, dahil pagdating ko kagabi talaga, hindi na nga ako chillers na kapag palit ng damit. Paghiga ko sa supa, ayun na, hindi na ako bumangon. Nag-take na lang ako ng medicine. Grabe, alam naman ni Kuya Sam yan sa kani Ate Olive na sinusumpong ako kahapon. Na to be honest po talaga, ayoko na sumama sa pag-okular. Tapos ngayon, ayoko rin sana sumama dahil nga masama pa rin po yung pakiramdam ko. Sinusumpong ako ng allergy ko. Kasi pag ako sinumpong ng allergy at mire-diretso talaga, matik magiging ubo siya. So ngayon, may kaunting ubo na ako, kaya laban pa din. Tapos bukas naman po nasa Paranaque naman kami. Tingnan ko kung makakasama ako bukas. Kaya pag-deliver. Alam nyo na pag Paranaque matraffic. Kakain kami ngayon ng goto. Umiinom ako ng gamot ngayon, so kailangan kumain. Tapsilog. Chicksilog. Kami naman, goto, Batangas. Kailangan ko ng sabaw. At yan po ang mga kasama namin. Tito Joey, si Denden, si Tutoy, at saka si Habi. Yan, unang subo chiller sa inyo yan. Ay, sama talaga ang pakaramdam ko. So, don't get chef, sinabaw mo na sana. Amusta high school tayo? Alam yung chillers dati, hindi ako makain ng goto ng Batangas. Kasi hinahanap ko yung kanin. Iba pala yung goto dito. Ayan, oh. Tsaka pwede pala siyang iulam sa kanin. Okay, touchdown, chillers! Dito na kami ngayon sa first destination namin sa Riyaya. Galing na kami dito na nakaraan. At ayan, itinamaan kaming wire. Live wire pa naman daw to. Ayan o. Oh. Buti na lang marunong si Javi sa kuryente. Kaya ayan, naayos nila. Delicates kasi yan eh. Huwag ka lang tatapag sa lupa. Pagka yung pasmato yung paa mo. Diretso ka sa langit niyan. Line to ground yan eh. And grabe chillers, yung traffic nga pala. Hindi ko kayo na-update kanina. Umalis po kami sa Manila ng alas 4 ng umaga. Ay, sorry. 4. 4 po ng madaling araw. So, ang oras po ngayon ay 11 po ng umaga. Grabe, kasi expressway pa lang, traffic na. Kaya tuloy si ma'am, nag-aalala kanina. Kasi daw yung almusal na niready nila, malamig na daw. Sabi ko, okay lang yan ma'am. Iinit naman yan sa tiyan namin. Ito nga po, wala po yung ano, bahay nila. Pinakita ko na po ito sa dating vlog ko. Ayan. Ito yung ano, chillers, yung may pinagawang bed frame na may gold. Ngayon po, puro blinds lang po yung ikakabit namin dito. Tapos, diretso ocular din po para naman sa side table. Kaya bibiyahe pa rin po kami dito sa Sariaya Quezon. Kaya shout out po sa mga gusto magpagawa na taga Sariaya Quezon or malapit lang po kayo dito sa Sariaya. PM nyo lang po kami para makasabay po kayo. Para makaless kayo sa shipping fee. Oo! Oh! Nakataas na ulit. Meron kasi kaming ano, load na ganyan. Kaya tinamaan. Sariaya Quezon din po yan. Malapit lang sila dito. Siguro mga 20 minutes. Ayan. Okay, let's go. Yan si RJ Chillers, anak ni Tito Joey. Bunsong anak. Ibabakasyon siya dito ngayon sa Manila, kaya sinasama-sama ko siya ngayon. Para daw may pambili siya ng sapatos. So, ito ang kalaban ko kasi magbabare na sila, Maalikabok Chillers. Didistansya na lang ako. Ang malasimbahan na bahay ni Ma'am Elsa. Ayan,
Tinawag ako ni nanay, dinasay ako ng tsinela. Salamat, nay. Salamat po. Kailangan makita niya sinusuot ko. Huwag kayong ano. Ayan. Ayan ako. Salamat po. Makit pa talaga siya. Si Denden siya kasi habi na yung nagkakabit. Isa na sila para mabilis. So yan, chillers, nakapagkabit na tayo ng isa. Ang ganda talaga ng blackout, chillers. Kaso nga lang talaga, mas mahal po ang blackout. Kasi at pagkakaiba niyan, tinan nyo ha, sasara ko. Ayan. Wala kang maaaninag halos na liwanag sa labas. Medyo may makikita lang kayo ng pailan-ilan kasi humahangin. Kahit po anong kulay nito, chillers, kapag tinawag pong blackout, ibig pong sabihin, hindi papasok yung liwanag sa loob ng kwarto nyo. Yung iba po kasi akala nila kapag blackout, kulay itim daw, hindi po. Kahit po white, pwede po. Yan ang kaganda. So, buksan natin ulit. Ayan. Tsaka iba po yung ano niya, yung klase po nung ginamit na materials. Kahit i-compare nyo po sa ordinary. Yung ordinary po kasi manipis lang. Katulad ng gamit namin, ayan, katulad ng ikinabit namin sa iba. At balang kulay po nito ay beige. Combination po ng clear. Partner po yan dito sa pinagawa ni ma'am na bed frame sa amin. So, bale dito po yan naka-partner. Yan yung pinagawa niya sa amin. May vlog po ako dito niyan. So, on next naman natin ay dito sa kabilang room. Bale magkakaiba po ng shades yung pinagawa ni ma'am. So, dito naman tayo ngayon sa next room, chillers. Ayan. Kung mapapansin nyo po, magkakaiba ng shades at magkakaiba po ng design yung mga pinagawa ni ma'am. Depende po kasi sa room. So, testingin natin. Pinaka-bet ko to sa lahat. Tsaka yung kay do sa master's bedroom. Andali lang. Ayan. Ayan. Ang ganda nung ano, design niya. Kadalasan po kasi nagpapagawa sa amin, plain lang. So, lapitan mo to. Ang ganda, oh. Ayan. So, next naman natin, dito. So, buksan muna natin to para makita nyo. Ayan. Ganda. O, tinubatin ninyo. Wala kayong makikitang aninag na liwanag sa labas. Design niya, para siyang ano, kawayan, gawa sa kawayan. Ayan, ganyan siya. Oh. Ang ganda. Ayan. So, buksan ko ulit. Tanggalin natin itong pakumot. Ayan. Ganda. Ang pinapagawa po talaga sana ni ma'am, ano lang po, may blackout, tsaka may ordinary lang. Pero dahil mabait siya si ma'am, napakabilis pati magbayad niyan. Ginawa ko na lang pong blackout lahat. Sa pinakang bonus ko na lang kay ma'am kasi magpapasko naman. So, next room naman tayo. Ay, sorry, isa na lang pala. Ito pala yung last. Akala ko kasi room to dahil ang laki. Bathroom pala to. Laki naman kasi. Tsaka lahat ng mga gamit nila dito, may mga ganyang cover. Kasi wala pa naman si ma'am dito sa bahay. Tsaka medyo may ginagawa-gawa pa rin dito sa bahay nila. Ayan, bali nasa Japan po kasi yan si ma'am. Ayan. So, ito naman yung next room. Ayan. Ito, marami na po nagpakabit sa amin ng ganito. Kaya lang, yung mga nagpakabit sa amin ng ganito, mga ano po, gray ang kulay. Brown naman dito sa room na to. Sa baba naman po tayo. Ayan. Punta naman tayo ngayon sa baba. Sa dining area yata nila yon. Ayan, dito naman. Ay, isa sa basement, saka isa din. Bali, dalawa lang. Ayan, chillers. Yan naman yung dito sa baba. Sa dining area nila. Ayan, para kapag in-open siya, open mo, Tito Joe. So, yan, chillers, kapag naka-open. Next naman natin, sa basement. So, doon sa last chillers, kahit sila kuya na lang po, si Sir na lang po yung magkakabit kasi kaya naman nila. Kasi wala daw po yung susi. Ayan, doon yung sa ilalim, sa basement nila. O, diba, yung bahay may basement. Sobrang laki rin po kasi talaga ng bahay nito ni Madam Elsa. Kulang dito ang 30 minutes sa vlog. Kung itutour ko kayo. At ito, chillers nga pala. Ayan, nag-ready sila dito na... Tingnan natin. Wow! Lugaw! O, aris kaldo. Ayan. Tapos may tinapay din. Kain po tayo! So, alam niyo, chillers, yung bahay nila, Madam Elsa, kung i-compare ko para pong bahay ni, Tony Moller. Basta yung malaki ang puwet na sexy babae. Pati yung mga design, ito, oh. So, ayan, no? May mga paganyan siya. Diba ganyan yung palasyo nila? Tapos si Habi, akit muna sa saglit kasi susukatan niya yung side table nila, ma'am. Yan, para sa aming pagbalik. Music.
na. Inabutan na kami ng ulan habang kumakain. Maya-maya pa kayo makakaalis nito. Lakas! Okay, so our next destination natin, chillers, ay yung client ko rin po nung nakaraan. Bali po kasi may issue doon sa deliver namin sa kanila, di ba, na nagkamali po sila ng sukat. So babalik po kami ngayon para palitan po yung sopa. Kaya po ako nag-decide kasi meron din po kasi kami naging problema. Bali po kasi yung dineliver namin sopa sa kanila ay nagkaroon po nagnasnas. So, nagtastas yung tela, ayan, insert ko po sa screen ninyo yung picture. Ayan, nagdastas po siya. Dahil nga, ano, problema din po namin yun. So, sabi ko, palitan na lang talaga. Ayan. Kaya shout out po kay Bong na sana mag-maingat tayo sa mga tela. Kasi alam mo naman, may tiwala din ako sa'yo pagdating sa texture ng tela, diba? Ganun pa man, hindi po talaga naiiwasan yung ganyang problema. I-share ko po ito sa inyo. Ayoko itago to dahil hindi naman ako yung tao na panag-vlog, lahat yung pinapakita maayos. Maganda yung items namin, maganda yung gawa ko, gato ganyan-ganyan. Hindi. Walang ganun, chillers. Sa mga ibang viewers ko po o sa mga ibang chillers, alam po ninyo yan kung nagbi-business kayo, di ba? Maging sa pagkabit ng mga salamin ng bahay, sliding door, o maging sa pagpagawa ng bahay, alam po ninyo yan na meron talaga nagiging problema at hindi ko po tinatalikuran yan. So, gusto ko lang maging honest sa inyo. Mahirap naman yung ipapakita ko lagi sa vlog, lahat ng items namin, for lifetime na walang di masisira. Walang ganun. Pero, ganun pa man, kahit po nangyari to, alam ko pong quality pa rin po yung gawa namin. Kumbaga, hindi lang talaga may iwasan. Sa tingin ko po, si Lord na rin ang gumawa ng paraan para palitan talaga namin yung sopa. Dahil both side naman po nagkaroon ng problema . Sila ma'am, na mali po sila ng sukat. Kami naman, nagkaroon din ng problema. Nagnasnas, ganyan. So, sabi ko, pagbalik namin doon, babaguhin na rin po namin yung sukat. Para na dapat po ay, yung 8 feet, dapat ginawa lang kung 7 feet yun. So, at ito na nga po yung dala namin ngayon. Para ano lang, para lang magaan sa dibdib. Kasi, alam ko naman po hindi ganun kadaling kumita ng pera. Pare-parehas lang naman po tayo. Pagkakaiba lang po natin. Nasa ibang bansa kayo, nandito ako sa Pilipinas. Pero yung effort natin pare-parehas. At nakikita naman po ninyo yan, di ba? At buti na lang po, mabait din sila, ma'am. Hindi naman daw sila yung tao na mahilig makipagtalo. Ang totoo nga po talaga, gagawin na lang sana nila ng paraan yun. Yung supa, na kahit mali yung sukat na ibinigay nila, pagtsatsagaan na lang nila para paraan na lang daw. Pero mabait si Lord. Gumawa siya ng paraan na yun na siguro yun. Sinalins nga lang niya ako sa partner. Alam ko po parang second time na nangyari ito. At nasolusyonan ko naman po. Yun naman ang importante dun . Hindi ko po kayo tatalikuran. Alam ko naman po yung gumagawa na ng kwento sa talagang totoong nangyari. Malalaman po namin. Alam ko naman po yung babalik sa basin ako sa gawa namin. Accept na po namin yun na may pagkakamali po kami. Lesson learned. Hindi ka naman kasi matututo kung hindi ka magkakamali. So, sa ngayon po, blessings po ng bahay nila, ma'am. So, sinakto na lang din namin para mas maging masaya yung pag-deliver namin. Kaya po talaga pinilit ko sumama ngayon . Kasi ibablog ko po talaga to. At sinabi ko yun sa kanila. Nasabi ko, hindi po namin tatago sa viewers yan. At maraming salamat po kay ma'am at sa anak nyo, kay Madam Mika or kay Mika na sa pasensya. Yung wala po silang babayaran ngayon at talagang palitso pa lang po yung mangyayari. Ang ginawa ko na lang pong paraan yun, sinabay ko na lang kay Ma'am Elsa yung deliver na to. At si Ma'am Elsa naman po dahil may kasabay siya na kahit hindi po ako humingi ng shipping fee, binawasan ko pa rin po yung shipping fee niya nung unang deliver namin. Hello po! Kaya si Madam. Magandang araw! Okay, so yung chillers, pinipull out na nila yung yung dating sopa. At chine ko naman, talaga pong mayroon talagang problema. So, laban chillers. Sa mga gantong pangyayari, hindi tayo pwedeng pahinahina. Kumbaga, lesson learned. Kaya sinabi naman ni ma'am na okay naman yung tahi. Kasi marunong po siyang manahi . Yung edging, okay naman. Kaya talagang nagka-problema po talaga sa mismong tela. Na grabe, na-surprise ako nito kasi kung titanan yung chillers, ang ganda ng tela niyan. Kahit sa ilalim. Makapal to . Ayan . May edging yan, makapal. So, si Lord ang yan. Pumaraan na para, alam nyo na, mas matuto ako. So, papalitan ng cover ito. Cover na naman ang papalitan dyan. Sa mga chillers na naghahanap ng supa na ganyang size, pwede nyo po kami i-PM. Pero kailangan po namin yan palitan ng tela or ng cover. Mas maganda yung kulay nito, chillers. Mas match doon sa nila. Accent ng gray ng bahay. Ikot yan, dito nakaharap. Ayan, chillers, napansin nyo, mas nag-match doon. Yung pakas natin pinagawa nila, mas dark ng konti dyan.
Dahil nakita ko yung bahay nila, so yan, ang color na yun ang ipinush ko. So, ito naman yung isa, yung pangdugtong. Na ito dapat yung 7 feet, na ginawa nilang 8 feet. Yan. Ilang bali yung ito, ma'am? Binawasan ko pa ito kasi talagang magiging ng suwat ito, 8 feet hanggang dito. Kaya kung talagang sulit ang talagang ng sukat, hindi talagang... So, yan ang shielders. O, yan yung tama. So ito bali yung supa na kinuha namin, pagkakasyahin namin dito sa loob para makapag-skyway kami, chillers. Dahil alam na ang traffic talaga, grabe, kumakaway. Pwede nyo pong upuan, mas magkaiba po yan tsaka dito sa una. Opo, para po malaman nyo ni sandalan, malapit na. Ayan, ganda na tingnan, oh. Tingnan nyo, chillers, yung supa, tapos dyan. Balik, kakauwi lang kasi nila ma'am kahapon. Galing po sila sa California po. At ayan, blessing nga ng bahay nila. So ayan, kain tayo, chillers. Isang buwan yung bakasyon nila. Okay, chillers, pauwi na kami. Thank you so much po kay ma'am at sa anak niya, kay Mika. Nagbigay pa sila din ng 3,000 pesos para daw pang gas. Maraming salamat po talaga. So naintindihan din naman ako ni ma'am. At yun na nga, hindi ko tinanggihan, chillers, kasi alam niyo naman yan sa sitwasyon na wala, lugi talaga. Bukod po dyan sa 3,000 pesos na binigay nila na panggasolina daw, nagbigay pa sila ng pasalubong. Ayan, ang dami. So, meron ditong peanut butter. Tama-tama, nag-crib ako sa ano ngayon. Kare-kare. Kasi napanood ko yung vlog ni Richard Gomez nung nakaraang gabi. Nag-crib ako. Kasi ang sarap nung niluto niya. Buntot ng baka yung ginamit niya. Tapos Nutella. Aborito ni Dalaga. Palaman. Yeah, lotion is life. Lagi ko itong gamit. Umibiyahe. Matagal kasi mawala yung amoy nito sa balat. Kaya maganda siyang pang travel. Ayan, ito. Thank you so much. Akala ko kanina, ano, biskuit, gagamit ko na to. Maraming salamat. To, naghahanap talaga ako nitong dark na to eh. Masyado lang masungit ang mukha ko pag ako naglalagay ng eyelash, ng eyelashes ba? Hindi, eyeshadow. Thank you so much. Tapos, mga chocolate po. Ayan, chocolate. Ayan. So yun, chillers, at i-end ko na rin po. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At huwag po kayong matakot ng murder. Ayan, ako lang talaga, ano na, laban na ako. Hindi ko talaga itatago yung mga ganitong pangyayari. Kasi normal na normal po yan. Kahit pa anong pagawaan yan. Kahit pa may signature yan. Kahit pa may pangalan yung mga furniture na yung nabibilhan nyo. Nagkakaroon po talaga ng ganyang issue. So, sana po ay nakasubscribe ka na at i-click mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye! Appeal!